Uy, grabe, nanlalaban mga tol. Eto na. So, eto na mga tol, yung ating pinaka-exciting na pagpo-pull out mga tol ng ating egg sac. So, subukan natin kunin yung ating egg sac ng Theraposa Blondie. Meron na siyang 47 days. Kukunin ko siya ng mas maaga. Normally, dapat mga 12 weeks. So, kukunin ko siya ng mas maaga dahil sobrang init dito mga tol. Baka mas stress yung ating female ay kainin yung kanyang egg sac. At isa pa ay nagkaroon ng mga molds yung ating substrate. Kaya hindi natin mabungkal, hindi natin malinis dahil nga may egg sac. So ayun, nagka-molds yung gilid na yon. Subukan natin kuhanin mga tol. Siguro naman ay pwede na. Start na tayo mga tol. Medyo aggressive yung ating female. Guardyadong-guardyado yung kanyang itlog. So ayun mga tol, sana ay maganda ang resulta nito. Ito na yung ating egg sac. Hindi ko alam kung okay ba siya. So ayun, subukan natin buksan. So, eto na yung ating egg sac mga tol. Ngayon, sana ay magandang resulta mga tol. So, ayan. So, hindi lahat mga tol ay nabuhay, pero hindi na masama mga tol. Oh, ayan mga tol. Ano, dumikit na yung iba. So sana maging okay yung iba mga tol dahil yung mga ibang mga may paa dumikit sa mga bad eggs. So sana ay matanggal natin ng maayos. Tulad nito oh, tong isa na to. Ayan, kailangan sobrang maingat yung pagtatanggal. Sayang dahil maraming hindi nabuhay, pero masaya pa rin ako mga tol dahil nagkaroon tayo ng mga spiderlings ng Theraposa Blondie. Yun oh. Ayan, kailangan natin tanggalin na maingat mga tol.
So, ito na yung resulta ng ating Tiraposa Blondie breeding. Gagawin ko muna sila ng kanilang pwedeng maging incubator para magtuloy-tuloy kung sino man yung makakasurvive sa kanila. Magtuloy-tuloy yung development. Kung mga hindi na makakasurvive, sorry na lang. Ganun talaga. Meron pa tayong isang egg sac, mga tol, na kukuhanin. So, yun yung ating Ornithoctoninae species Mindanao South. So, yun. Tingnan naman natin yung ating isang egg sac, mga tol. So, kunin natin yung ating, ano ba yun? Ayun. Ito, mga tol. Yung ating Ornithoctoninae SP Mindanao South. So, yan. Kunin natin yung kanya enclosure. Yun, no? So, yun, mga tol. May egg sac siya dyan. So, ito na. Yung ating local from Philippines. Tingnan natin kung paano natin kukunin yung kanyang egg sac. Kaso, andun siya sa pinakaloob-loob, mga tol. So, yun, medyo mahirap siyang kuhanin. Silipin ko lang. At ayun, nakikita ko, mga tol. Yun, oh. Kita nyo ba, mga tol? Yun. Tapang niya, mga tol. Uy, grabe, nanlalaban, mga tol. Yun, oh. Ina-atake niya. Uy, ayaw yung ibigay yung egg sac. Ina-atake niya, mga tol, at hinila niya ulit yung egg sac. Mas madali dito. Tanggalin na natin to. Aso, yun. Tapang niya, mga tol. Talagang gwardyadong-gwardyado niya yung egg sac niya. So, yun, oh. Yun, oh. Grabe, oh. Inahabol niya pa. So, ito, mga tol, nakuha na natin yung ating egg sac. So, ayan. Sana maganda ang laman. Yung nanay niya, hinahanap niya yung egg sac niya. So, yun. Parot-parito, mga tol. Ayan, napakaganda. Yan yung ating female. Local from Philippines. You know. Very nice. Sobrang ganda niya, mga tol. Kaya napakasaya ko na na-breed ko itong ating Mindanao South. Yun. Nice. So, yun. Takpan na natin dahil baka tumakas pa yan sa paghahanap ng kanyang itlog. Ayan. Mula na natin, mga tol. So, sana maganda din ang laman nito. Ito ay dinrap nung July 8. So, mated siya ng May 23, 2020. Then, July 8, nag-drop na siya. So, yun. Talagang pinasasaya ako ng ating mga alaga, mga tol. Napakaganda. So, eto. Yung ating Mindanao South, mga tol. Eggs with legs. At yung iba ay medyo umiitim na yung mga paa. Tulad nito. Ito, itong isang to. Yan. Medyo itim na yung paa niya. So, ibig sabihin yan ay malapit na. Malapit na siya maglakad. So, yun. Gawan lang natin siya ng simpleng incubator. So, eto na, mga tol. Yung ating incubator na gagamitin. So, ito ay gamit na. So, ito yung ginamit natin sa mga nauna natin ng mga egg sac. So, ngayon naman ay paggamit natin sa kanila. So, yun. Ilagay na natin, mga tol. Ayan. Nalaglag na yung iba. Ilagay na natin yung ating mga eggs with legs. So, ito, mga tol, ang masasabi kong perfect dahil wala akong nakikitang bad eggs. So, yun na. Yun na lahat yung laman. Empty na to. At kunin natin yung mga ibang nalaglag. Ayos. So, yun. Isa sa pangarap ko, mga tol, ay natupad yung makapag-breed ng ating sariling species from Philippines, mga tol. So, yun. Napakasaya. Grabe. Ayos, mga tol. Ang gaganda nila. Mukhang mga healthy. So, bali yung ating incubator ay, ang ginamit ko ulit ay vermiculite na minist. So, yun, inisprayan ko lang siya ng tubig. So, ayan, sana mag-develop sila ng mabilis at mga healthy, mga tol. So, yung iba kasi may mga nakadikit pa na balat. Pero yun, gumagalaw na sila, mga tol. Nakakatuwa. So, yun, sa mga hindi nakapanood ng pairing nitong ating mga adult females at adult males, panoorin nyo lang sa YouTube channel natin, mga tol. JD's Tarantulas. So, ilang kaya to? Mukhang ito ay madaling bilangin eh. Ah, meron palang isa. Itong isang to. Ang walang legs, mga tol. Pero sana mag-develop pa.
So, subukan natin kayang bilangin mga tol. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. pieces mga tol na mga eggs with legs. So, not bad. Dahil hindi naman sobrang laki yung ating female ng Mindanao South. Pero yun, sobrang saya mga tol. So, available na to soon pag nag-molt na sila mga tol. Yan. Ayos. So, yun. Dito ko na tatapusin mga tol yung vlog natin sa pagpupul ng ating Teraposa Blondii Eggsac at Ornithoctoninae Species Mindanao South. Maraming maraming salamat mga tol sa mga nag-ubos na naman ng kani-kanilang mga oras para mapanood ang video na to. Sana mga tol ay patuloy nyo suportahan yung YouTube channel natin na JD's Tarantulas. Yun mga tol, maraming maraming salamat. Ingat kayong lahat.